Well, mga kapopong, kumustin? Well, kilala nyo naman ang bansang Japan na kapag naririnig mo lang ang salitang Japan paniguradong ang pumapasok agad sa inyong isipan ay matibay, matatag, at pang matagalan talaga. Or in short quality talaga. Subalit yun nga lang na meron kasing isang proyekto na ginawa ang Japan na sinimulan noong 80s na hangang sa ngayon pinoproblema hindi lang ng ilang tao sa Japan kundi ang mismong gobyerno nila doon. Yes mga kapopong, at ang tinutukoy ko na nga dito walang iba kundi itong Kansai International Airport na nasa Osaka Bay. Well, para pala sa mga hindi na kakaalam, ay noong isang linggo kasi nabuksan na naman ang issue patungkol dito sa unti-unting paglubog sa karagatan nitong airport na ito. Na kung walang solusyon na gagawin ang Japan dyan, ay totoong in the future ay baka tuluyan na yan na hindi mapakinabangan at kainin na yan ng dagat. Anyway, upang mas maunawaan nyo sa kung bakit nangyayari yan i-detalye ko na lang sa inyo, ha? Actually, nagsimula kasi itong proyekto na ito noong 1987, which is ang unang budget para nga dito halos 8 billion US dollars. Pero dahil naman sa mga repairs niyang airport na yan, at upang mapatibay sa bagsik ng mga alon at kung ano-ano pa, ay from 8 billion US dollars na budget umabot pa yan ng halos 20 billion US dollars. Anyway, noong 90s naman totoong wala pang masyadong problema yung airport na yan. Pero noong dumating naman ang taong 2000, ay dito ay nakita ng mga engineers na nangangalaga nitong airport na ito na lumubog na pala ng halos 13 feet below sea level itong airport nila. Pero expected na noong mga engineers na lulubog talaga itong airport nila ng ilang feet dahil nga doon sa adjustment ng lupa na itinambak nila dyan. Pero ang hindi naman nila ine-expect yung bilis ng paglubog nitong airport na ito, which is dahil nga dyan ay napagastos ulit ng daang milyong dolyares itong Japan upang mapatibay at mapigilan lamang itong unti-unting paglubog ng Kansai Airport. Pero wait lang, ha? Bakit nga ba sa rami ng lugar? Bakit nga ba sa dagat pa nila naisipan na maglagay ng isang airport? Actually, good question yan, at ganito kasi ang paliwanag dyan. Actually, marami naman talagang airport sa Japan. Pero, yun nga lang, ang ilan kasi sa mga airports na yan ay nasa cities o mga syudad o located sa mga bahay ng mga tao doon. Yes, mga kapopong, ang isa nga sa mga pinoproblema nila yung patungkol sa noise pollution. Well, dahil nga dyan, ay napagdesisyonan ng mga Japanese engineers at mga architects na magtambak na lang ng lupa sa isang bahagi sa Osaka Bay para nga dyan itayo yung Kansai Airport na yan. Pero, yun nga lang, dahil ang isa kasi sa mga nabasa ko online ay dahil daw kasi dyan sa artificial island na kanilang ginawa para dyan sa airport na yan, at dahil rin sa mga seismic activities sa ilalim ng dagat as well as sa uri ng lupa sa ilalim ng karagatan dyan, ay yan daw talaga ang mga dahilan sa kung bakit pati ang ilang mga engineers at mga architect na gumawa ng Kansai Airport nagulat rin sa bilis ng paglubog niyang airport na kanilang ginawa. Actually, sa mga panahon natin ngayon meron naman silang solution na ginagawa. At alam niyo ba ang isa sa mga solutions na yan? Well, basically, ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga hydraulic na inilalagay nila mismo sa ilalim ng mga pundasyon ng airport. At dyan ay itinataas nila ng ilang sentimetro base na rin sa kung gaano kabilis lumubog ang kanilang airport. Which is, every 2 years nila yung ginagawa. Dahil kung hindi nila yan gagawin, ay totoong kakainin ng dagat yung Kansai Airport na yan. Well, dahil nga dyan. At since sobrang halaga nitong airport na ito para sa mga international flights sa Japan, ay dito ay totoong no choice na itong gobyerno ng Japan na maglabas ng pera para sa mga repair na gagawin dyan. Na kung hindi ako nagkakamali years ago, ay noong tinamaan ng bagyo yung lugar na yan, ay actually literally na pinasok pa nga ng tubig ang mismong loob ng airport. Yes mga kapopong, pati yung runways nila hindi rin talaga nakaligtas. Pero huwag kayong mag-alala dahil sabihin man natin na lumubog na itong airport nila ng more than
30 plus feet simula nang gawin yan. Pero kilala nyo naman itong mga Japanese na wala talagang problema sa mga infrastructures. Ang hindi nila tinitigilan na hanapan ng mga solusyon na sana nga eh, bansang Japan na lang ang nag-lead sa pagpapagawa ng Kaliwa Water Dam at hindi ang bansang China. Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon, at kung kayo ang papipiliin, anong partnership sa gobyerno natin ang gusto mo in terms of infrastructures? Partnership ba sa China? O partnership ba sa bansang Japan? Well, syempre gusto ko malaman ng iyong mga kasagutan. So, i-comment lang ngayon sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ko, ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyo mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!